Nagbata-bataan ang mother ng Husky Pack ngayon pero in fairness, ang dami niya nakuhang tickets. Wow! Para naman hindi masayang ang ticket na yan, binigay na nga lang natin yan sa isang bata dito. Maiba naman nga muna tayo guys para sa vlog today, hindi muna tungkol sa ating pack members or tungkol sa mga rescue dogs natin. Alam niyo naman kasi na most of our vlogs puro mga dog contents talaga pero hindi pa talaga namin naipakita sa inyo kung ano yung mga pinagagagawa namin sa mga life namin. Kaya nga naisip ni mother ngayon na isama nga daw namin kayo sa aming girls day out. Kapag nga kasi talaga may time kami, lumalabas-labas rin kami, syempre, para i-treat yung sarili namin at syempre bilang stress reliever na rin. Lahat naman tayo deserve natin ng day out kung saan wala tayong trabahong iisipin at wala mga problemang iisipin. Pero syempre, nung time na to, may mga nagbabantay naman sa ating pack members, which is ang mga boys at sila talaga ang naiiwan doon kapag tayong mga girls ang lumalabas. Eto na rin nga palang vlog na to, ang kabuuan ng gala namin for today at sana mag-enjoy kayo. For today nga, dito kami pumunta sa SM Lipa at alam niyo naman, madalas rin talaga kami sa mga malls. Pero mostly kasi talaga SM Lemery or SM Batangas lang kami nakapunta since yun nga yung mas malapit kaysa sa amin. Pero today nga dahil medyo maaga tayo naka-alis, naka-Gora Bells nga tayo dito sa SM Lipa at mas malaki talaga yung mall dito. Habang naglalakad nga tayo papunta sa kakainan natin, napadaan nga tayo dito sa isang stall. Ang pangalan nga niya ay Mads. Pinilit pa nga namin si Mother dyan na bilhin yung damit na napusuan niya kasi alam nyo ba itong si Mother noon hindi talaga siya bumibili para sa sarili niya. Lahat talaga para sa pack members kaya noon pag ganito hinahayaan namin siyang bilhin yung mga gusto niya kasi minsan lang rin talaga yan guys. Madalas rin nga noon kahit may gusto siya hindi talaga niya binibili kasi pinaglalaanan talaga niya lahat ng mga gusto niya para sa pack members. Alam niyo naman ganyan talaga ang mother's love bilang mother hindi lang sa mga tao, mother na rin nga pagdating sa mga hayo. Palagi talagang uunahin ang mga junakis kaysa sa sarili. Anyway, syempre lunch na nga muna tayo bago tayo mag-umpisang maglakad-lakad para naman syempre punong-puno ang mga tiyan natin. Mahirap kayo mag-shopping-shopping at maggala-gala kapag gutom ka, diba? Baga may rin nga palang tatlo ang magkakasama guys ni Ate Risa nyo at ako at si Mother. Dito talaga kami pumupunta palagi sa mga Samgyupan. Pero alam nyo ba guys, bago namin makilala ang Samgyupsal at bago kami matutong kumain sa mga resto, puro talaga kami mga fast food at Jollibee. Pero alam din naman natin guys na hindi nga talaga healthy yon kaya naman talaga natuwa rin kami na palagi na kaming Samgyup lang ng Samgyup. Dito naman, palagi rin beef yung ino-order namin since si Mother hindi mo rin talaga siya basta-basta mapapakain ng pork. Lalong-lalo na nga guys, ang chicken kaya naman lahat na nakikita nyo dyan na niluluto namin puro beef po yan. Ang maganda pa nga dito sa Samgyupsal, syempre ikaw na mismo yung magluluto. Tapos grabe rin talaga ang chikahan habang nagluluto kayo, ba? Diba? Tapos syempre, only pa nga kaya naman talagang caring-care mo magpakabusog hanggat kaya mo. Alam nyo ba itong si Mother, hindi talaga siya palakain ng rice kahit noon pa. Lalong-lalo na nga kapag meron siya mga prutas-prutas, Diyos ko, sinasabi ko sa inyo, halos hindi na yun kumain ng kanin at ulam at more on prutas at gulay na lang talaga siya. Minsan nga ang tawag ko sa kanya talaga kambing kasi naman ang galing niya kumain ng mga gulay na puro mga dahon-dahon. Anyways, ito na nga po ang naging aftermath ng aming paglafang. O, diba talagang halos wala nang matira. In fairness, naubos din naman namin lahat yun. At dahil rin nga busog na kami, ready na nga kami para sa mahaba ang lakad dahil medyo malaki-laking mall talaga to. Pero naudlot pa rin nga yan guys kasi tumawag si Kuya Jomar nyo at nandito rin nga kasi siya sa Lipa ngayon kung saan niya kinuha yung motor niya. Pinachuchunap niya daw kasi yung motor niya kaya naman dinala niya dito at tinawagan niya nga tayo since may kinuha nga siya sa atin. Malapit rin naman siya sa mall guys, parang 10 to 15 minutes away lang. Kaya naman pinuntahan na rin naman natin siya. Hindi na rin naman siya sumama sa atin guys pabalik sa mall kasi alam nyo naman ng mga boys wala talaga yung kahilig-hilig sa mga mall-mall na ganyan. After noon, syempre hindi magpapatihor ang mga babae sot at bumalik na naman nga tayo dito sa mall since kanina palang pagpasok ay plano na talaga namin na mag-RK. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, bata pa lang kami itong si Mother palagi na talaga kaming daladala sa mga arcade gaganto. Naalala ko nga noon ang favorite ni Mother na laruin talaga is yung mga piso-piso na binabagsak-bagsak mo tapos nagbabagsakan rin yung mga piso kapag puno na sila. Basta maglaro nga si Mother John, Diyos ko talaga magtutumpo ka na nga ang mga tao kay Mother kasi naman ang dami talaga nakukuha ni Mother na ticket since matyaga rin talaga siya at may strategy siya. Pero kasi ngayon guys, bihira na rin talagang manalo sa ganitong mga arcade, hindi gaya noon na ang dali-daling manalo. Dito nga tingnan nyo, nagko-claw machine si Mother tapos may kalaro pa siyang bata dyan at binigyan pa talaga niya ng tokens yung bata at paunahan nga daw sila makakuha dyan pero bokya naman sila parehas. Nakakatuwa naman guys kasi balik pagkabata talaga kami at puro talaga kami claw machine nung time na to kasi wala din talaga kaming nakukuha ever since. Ang nakakuha nga lang sa amin ay si Ate Riza nyo tapos isang keychain lang din talaga yung nakuha niya. Noong si Mother naman yung maglaro dito sa may bolang bumabagsak, grabe naka mega bonus agad siya kaya ayan for the labas na nga agad ang kanyang milyones na ticket. Charis lang sa milyones. Pero alam nyo ba nung time na
to, hanap talaga ako ng hanap kay Mother. Hindi ko talaga siya makita. Yun pala na stock na nga siya dito sa game na to. Kasi unang drop talaga yun ng ball ay nanalo na agad siya at bonus talaga agad-agad. Pero kasi guys, yung ticket na yan ay hindi na rin namin pinapalitan. At sabi nga ni Mother, bibigyan na nga lang daw niya sa batang makikita niya. At si Ate Lisa nga yung unang batang nakita namin. Pero eto na nga guys, ang totoong bata, medyo nahihiya pa nga siya dito at hindi agad niya tanggapin yung ticket na binibigay natin sa kanya. Pero todo pa salamat pa rin naman yung mga kasama niya dahil binigay nga natin yung ticket sa kanya. Yung extra naman na token ni Mother, binigay na rin nga dito sa bata kasi nga tapos na rin tayong maglaro nung time na to. Yung una kasing tokens na dala namin, 5 pesos lang yun. Tapos dito, nagpapalit ako nung tokens na 50 pesos ang isa. Worth it naman siya kasi nga dito mo siya mailaro sa pinakalaro na to. Tapos hindi talaga siya matatalo guys kasi every token mo talaga may makukuha ka. Yun nga lang, kada kuha mo parang 6 tokens or 5 tokens yung kailangan mong ihulog. Bale, parang kada kuha mo nga ay nasa 300 pesos yung kailangan mong gastusin. Pero okay lang kasi tingnan nyo ang cute na mga nakukuha natin. Random din naman guys talaga yung makukuha mo dito. Hindi mo alam kung alin. Para kasi talaga siyang mystery box. Ganon yung eme niya. Kaya naman enjoy na enjoy kami at dito pa lang talagang binubuksan na namin at tinitingnan namin kung sino yung mga nakukuha naming characters. Nung time na to nga, tingin ng tingin na rin talaga sa amin ang mga tao kasi tuwang-tuwa rin nga sila sa mga nakukuha namin. Pero dahil nahirapan nga kaming magbukas dyan, nanguha na ka lang muna ako na nanguha ng balls. Tapos sabi namin, mamaya na lang natin i-unbox kapag nasa nasakyan na tayo. After nga natin sa arcade, pumasok nga tayo dito sa may SM department store para maghanap nga ng konting mga damit-damit. At si Ate Risa nyo nga bumili ng mga dress ni Bibo. Si Bibo kasi talaga tuwang-tuha siya sa mga dress. At kapag nga maganda yung dress niya, sinasabi nga daw niya na princess siya at pretty daw ang dress niya. After naman sa mga dress, bumili rin naman ako ng mga pasalubong para naman kay Skyler na baby ko. O diba, ang mga ina dahil mga layas, kailangan talagang pasalubungan ng kani-kanilang mga Junakis. Hindi lang rin nga kaming dalawa ni Ate Risa nyo ang naghahanap ng pasalubong sa mga Junakis kasi kahit si Mother naghahanap nga siya ng toy na pasalubong para kay Mazda. Si Mazda kasi ang galing-galing talaga niyang maglaro pero hindi naman niya sinisira yung mga toys na nilalaro niya kaya natutuwa si Mother na bigyan siya ng mga toys. Kaso sa dami ng pinagpilian niya, Diyos ko, wala talaga siyang napili kahit isa. Next naman kami dito sa mga accessories, mga headband, mga earrings at kung ano-ano. Tapos nakakita nga si Mother dito na itong cute na puppy. Dito nga namili muna si Ate Risa nyo ng mga headband para kay Bibo. At syempre, for the pili na rin nga ako at pati si Mother. Diyos ko, ang tagal rin nga namin dito guys kasi ang hirap mamili since ang dami-dami rin talagang pagpipili. Usapan rin nga talaga headband lang ang bibilhin pero alam nyo ba, umabot kami ng mga tig 2,000 yung mga nabili dito. Next up naman namin dito sa Miniso at dito nga nakakita si Mother nitong pet set na to na merong panggupit ng kuko tapos yun nga daw suklay para sa kanya yan guys. Yes po, opo, si Mother gumagamit na stainless ng suklay ng mga doggies kasi gusto talaga niya yung suklay sa buhok niya ay stainless since healthy nga siya para sa hair. Pero syempre, yung ginagamit naman niya ay hindi naman niya ginagamit sa ating pack members. Pang kanya lang talaga. Bumili rin nga siya ng tray para sa loob ng mansion tapos naghanap rin nga siya dito ng pasalubong para kay Mazda. O diba, hirap na hirap talaga siyang maghanap ng pasalubong dyan at ako na nga yung pumilit. In fairness naman kahit perfectionist siya ay na-approve din naman niya yung pinili ko. Sabi ko kasi maganda yung malambot para mas mag-enjoy nga siya na kagat-kagate na feel niya talaga ay tumuturok pa loob yung kanyang pinakangipin. Habang nagbabayad nga, nakita rin nga niya itong cute na si Lotso at kumuha rin nga siya niyan at ibinudol ko na rin nga siya dito sa teddy bear na Lotso. Favorite naman ni Mother yung avocadoria dito sa SM. Alam niyo yun guys, yung avocado shake tapos meron ding avocado na ice cream. Pero bago nga kami bumili niyan, dumaan pa nga kami muna dito sa bilihan ng mga toys para ibili nga rin ang mga bata. Basta talaga ganito, tinutulungan ako ni Mother pumili ng mga bibilihin. Balang ibinili ko nga dito ay yung aking inaana. Kasi alam niyo naman ang Junakis ko, hindi pa talaga siya makakapaglaro ng mga ganitong klaseng toy kaya sa mga inaana ko na lang muna binubuhos yung mga ganitong cute na toys. For the pain na nga kami diyan at Diyos ko guys, hindi na rin talaga kami magkaintindihan sa mga dala namin dyan since lahat kami may dala na tapos talagang punong-puno na rin ang mga kamay namin ng mga kung anik-anik na bitbit. Bago nga kami umuwi, syempre hindi pwedeng hindi dadaan dito sa avocadoria para bumili nga ng avocado ni Mother. Noong una nga akala ko talaga free taste to nakalagay dito pero yun pala guys ay plastic siya at hindi siya totoo. Munti ko natuloy siyang kagatin. Bali kami nga lang din ni Mother ang bumili dyan since ayaw nga ni Ate Risa nyo. Tapos pagdating namin sa sasakyan, habang lumalapang in-unbox na rin nga namin, itong binili namin ng mga kung anik-anik na mystery box. In fairness naman, hindi rin talaga kami lugi kasi nga syempre ang gaganda rin ng mga laman niya tapos ang cute. Sigurado namang matutuwa rin talaga si Bibo dito sa mga nakuha natin. Tingnan nyo rin talaga yung magiging reaction niya guys pag nakita niya tong mga to, lalo na nga dito sa ice cream na to kasi ang cute talaga niya. Yung mga nakuha naman namin panlalaki, may pagbibigyan din nga kami na inaanak ko.
pauwi naman na kami, eto na nga tinabot na naman kami ng matinding traffic. Hay Diyos ko. Bago nga tuluyang umuwi, dumaan rin nga muna kami dito sa may bilihan ng dog food. That first time din talaga naming makakabili dito. Nakakatuwa nga kasi meron din ditong cute na pusa na nagtitinda. O diba ang cute? Ang binili nga din nating dog food ay para nga sa mga doggy sa labas, which is top breed, since naubusan na rin nga sila ng food at wala silang makakain ngayon. Bago nga nila ako ihatid sa bahay ko, syempre inuwi muna nila yung dog food dito sa bahay. Tapos ayan na nga sinalubong agad tayo ng Junakis nitong si Whitey. Tinanong nga siya ni mother kung nagugutom ba daw siya at kung gusto daw niya ng dog food, kaya naman bumaba pa talaga si mother para bigyan siya. Pero sabi nga ni mother, ay Diyos ko, parang ayaw naman daw kumain at gusto lang din talagang sumalubong ng batang ito. Noong ihatid naman na nila ako, dumaan rin nga tayo dito sa isa pang binibigyan natin ng mga doggies at syempre binigyan rin natin sila ng food. Pero after naman noon, inihatid na nila ako at umuwi na rin nga sila sa bahay. At yun na lang guys, yung mga ganap sa amin ngayong araw.